welcome back ulit dito po sa aking YouTube channel. In this video guys, ipapakita ko po sa inyo yung dashboard ni EasyPay. So sa mga hindi pa registered, marahil hindi nyo pa alam kung ano po si EasyPay or kung ano yung pwedeng gawin ni EasyPay. So sa video na to ay ipapakita ko po sa inyo, kagaya ng nakikita nyo po sa likod ko, nakalagin po ako dyan sa EasyPay. Yung EasyPay guys, ito po ay isang platform. Pwede kang mag-accept ng bayad center, mag-book ng flight, mag-e-load, or loadan din yung mga dealer ng load wallet. Example, si ePinoy Load. So, lahat ng ePinoy Load member, nag-deposit din po sila sa EasyPay. Dito, pag member ka sa EasyPay, pwede mo rin loadan lahat. Mapa ePinoy Load, or GCash, makapag-transact ka din ng smart padala, pwede po siya. And yun nga po guys, video na to, papakita ko sa inyo ng dashboard. Papakita ko sa inyo yung dashboard. And siyempre meron na po tayong access dahil nga po nag-member tayo. So kung interesado po kayo dito sa EasyPay, panoorin niyo po yung full video na to dahil mamaya babanggitin ko din po sa inyo kung paano po ba magkaroon ng access dito sa EasyPay or kung paano maging member, ano po yung mga requirements. Yan po yung papakita ko. Pero bago tayo magpatuloy doon sa dashboard, ipapakita ko sa inyo kasi ako na testing ko na siya. Actually nakapag-transact na ako dito na 59,080. So yun na po yung naging transaction natin at yun ang ipapakita ko sa inyo. Kasi ginawa ko noon, nag-test po ako sa sarili kong GCash. Yun din po yung ipapakita ko sa inyo. And ako as member din ng ePinoy Load, sinubukan ko rin po siya kung paano malagyan ng credits or malagyan ng load wallet yung ating ePinoy Load account. So kagandahan nito guys, nationwide, dahil napakarami pong member ng ePinoy Load, kung pumasok ka sa EasyPay, kahit nasa bahay mo lang ikaw, pwede mo silang loadan. So pwede silang mabayad sa'yo through GCash, ay pwede mo silang maloadan. Or ang gawin mo is loadan mo muna yung sarili mong account and pwede mo silang loadan. And ang kagandahan nito, pag ang pinasukan mo sa ePinoy Load, kasi ang ePinoy Load, may kapartner sila ng mga MLM system like DVAD. Yung DVAD pwede mo siyang lagyan. Or kung member ka doon, kumikita ka sa bawat load wallet purchase ng dealer. So yun po yung sa load wallet. Kunting pasilip lang guys, ito po yung Xerox na binigay po sa akin ng admin. So ang admin dito ay ang Strongbiz. Yan. Sila po ang admin dito po sa Pangasinan. So kung taga Pangasinan po kayo sa mga nakakapanood ng video na to, madali lang po tayong makakapag-apply dahil Pangasinan. So ang main office nito ay nasa Malasiki, Pangasinan. So dito guys, makikita natin yung terms and condition ng admin natin. Kagaya nito, nakikita natin dito, yan. So napakarami po siyang napakarami pong pwede nating loadan. So yung puhunan nyo dito talaga is umiikot siya. Yan. Sa mga, Dream Satellite, yung mga cable pwede nyo loadan. At marami pa, pwede rin sa DFA, like yung mga pati SSS pwede. So napakarami nito guys. Pagka inisa-isa ko lahat to na i-discuss po sa inyo, aabutin po tayo ng isang buong araw. Ayan. So napakarami pong kapartner si EasyPay. Yan, yung Coco Life, mga insurance, home credit, ay pwede kayong mag-accept ng bills payment. Yun ang kagandahan dito kay, kay EasyPay. Ayan. Napakarami guys. Kung i-discuss ko to lahat, mauubos po yung isang linggo tayo dito guys. Ayan, tapos yung Casalo. Ayan, alam niyo naman na sikat din tong si Casalo. Yan. Yung Coins PH, yan, pwede niyo siyang loadan. Yung BPI Banko, nakikita niyo rin po ito. Ayan, so pwede niyo rin po silang loadan. Piso Pay, Smart Padala, kasali. So napakarami talaga guys, GCash. Ayan. So ito po yung pwede niyong i-accept as EasyPay partner. So napakaganda po siya. At ang puhunan natin kasi dito, dahil digital yung business na to, nakapondo lang po yung inyong pera at sa tuwing transaction na gagawin nyo dito ay kumikita po kayo like yung GCash, diba, may charge yun na sabi na lang natin sa 1,000 is 10 pesos, kumikita kang 10 piso per transaction sa GCash. Yan. So yung service nito, yung system nito, para kang naging 7-Eleven, kahit nandyan ka lang sa store mo, sa bahay mo ay pwede. Ayan. So, yun lang po yung kunting basilip po sa inyo na mga product na pwede nyong i-accept as an EasyPay partner. So, ang susunod naman na video ay papakita ko po sa inyo kung paano po ang gamitin yung kanilang online portal. So, yun po. Gamit ang, pwede siya sa computer,
Tapos, pwede rin po siya sa cellphone, basta po may internet. And pwede nyo na pong ma-access yung ECP account nyo. Yan. So, panoorin nyo po guys ang next video. Ito po yun, using your desktop, yan, personal computer. Nakasave na po dito yung link ng ECP portal. So, ang gagawin lang natin, i-enter lang po natin ito para mabuksan itong nakikita nyo sa screen nyo. So, ito po yung maglalagin po kayo. Siyempre, meron po kayong account ID na ibibigay po ng admin dito po sa ECP Pangasinan. And siyempre, meron din po kayong sariling username and password. Yan. So, yan po yung account ID. And ito po yung username. Yan. And then, yung password nyo. Yan po. So, yan. Dapat kayo lang po nakakaalam. And then, ikiklik lang po natin yung sign in para po makapag-login tayo sa dashboard ni ECP. Yan. So, dito sa ECP, guys, makikita nyo, andyan na po yung easy bills, e-load, kung ano-ano yan. Tignan nyo po, ito po. Ito po yung mga pwede nyo pong matransact dito sa kanilang ECP portal. So, meron din dito sa kabila. So, parehas lang din po yan. So, itong nasa kaliwa at saka yung sa kanan, parehas lang po sila ng function. Ayan. So, ito ang gamit na gamit, kagaya ng sa akin, ang ginagawa ko, ito pong si Easy Cash. Ayan, so Easy Cash, andyan po yung GCash, at saka Coins PH, at marami pang iba. Ayan, nakikita nyo sa GCash, wala po siyang charge per transaction. So, it's up to you kung magkano po yung i-charge mo doon sa mga magiging customer mo. So, yun po yung GCash. Yun. So, select lang natin siya. Magbibigay po ako ng halimbawa, syempre for data privacy act, meron ka pong number diyan na ilalagay. So pwede mong ilagay yung personal number mo para po makapasok ka doon sa mismong GCash. Yun. So may pipilapan ka doon at ang ilalagay mo po doon yung customer number. So dito kahit yung personal number mo muna smart ganyan, smart or globe, pwede po siya. Yan. One time lang naman po itong gagawin para sa new member. Kagaya ng nakikita nyo, yung number ko po yung nilagay ko doon. Pero dito sa form na ito, ang kailangan nyo pong ilagay dito is yung customer number. Yan. So yung nagpapalood sa inyong customer, yung GCash number niya ilalagay nyo dyan, yung customer name niya ilalagay nyo dyan, and then yung amount kung magkano po yung gusto niyang ipa-cash in. Yan. So nakikita nyo naman zero charge. So, yung magiging income nyo dito, yung service fee na i-add on nyo dun sa customer. So, halimbawa na lamang yung aking cellphone number. Yan. So, yan po yung GCash number ko na naka-fully verified na. Mapa-fully verified dito or hindi, pwede nyo pong lagyan. Yan. So, ilagay nyo lang po yung number. Make sure lang guys na tama. I-double check nyo lagi maigi yung number kung tama. Para po sigurado kayo sa mga transactions nyo. So, pag na-fill up nyo na po ito guys, pa-verify nyo lang kay customer. And then, pag nakita nyo naman na okay lahat yung na-input nyo dyan, na-encode nyo, click nyo lang po yung transact button. Yan, click nyo lang po ito. And magpa-prompt po sa screen kung successful ba or hindi yung transaction. So, antayin lang natin siya. Yan. So, yun. Pag lumabas na po yan, ibig sabihin successful po yung transaction. Ito pwede mong i-print or nasa sayo na kung ipiprint mo or i-send through messenger. Ayan. So nakikita nyo dyan, 8,000 yung naging transaction ko. Yan. So may print button dyan. Pwede nyo i-click yan para ma-print yung transaction kung kailangan ni customer ng resibo. Yan. So may nakasalpak na printer dapat sa inyong mga personal computer. Yan po. Yan yung magiging resibo ni customer. Okay? And print lang po natin. Okay, kung cellphone naman po yung gamit natin, halos parehas lang din po yung ganun sa nakikita natin sa personal computer. Ang kinaibahan lang ay cellphone yung gamit natin. Pero pwede pa rin siya hanggat alam niyo po yung link niyan. So, i-click nyo lang po yung link para makapag-login gamit po ang cellphone kung wala po kayong mga computer. So, same lang din po. Nakikita nyo yung GCash. Nandyan din po. Yan. Okay. So, yung function niya, kung ano yung function nung doon sa computer, same lang dito sa cellphone. Yan. Nakikita nyo, select. And then, yung charge niya, zero pa rin. And, kung magta-transact po kayo, click nyo lang lagi yung select. And, pag na-click nyo po yung select,
lalabas yun po yung i-input rin po yung number ng customer. So ganun lang din po siya. Yan. Okay, so type nyo lang yung number, subukan ulit natin, test natin gamit ang aking cellphone at lalagyan ulit natin. So yan lang, i-review nyo lang maigi kung tama, double check nyo yung number. And ganun din po, maglalabas po siya ng confirmation kung successful po yung transaction. And kagaya din ng dati, gamit yung personal computer or PC, ganun din po sa mobile phone. Yan, so may print din siya. Pwede mo siyang i-print via Bluetooth printer. So, pwede mo nang ibigay yan kay customer. So, ganun lang po kasimple gamit ang cellphone. So, bali yun po guys. Ganun lang po kasimple po gamitin si EasyPay. So, kung wala po kayong mga computer at ang meron lang sa inyo si cellphone, ay pwede pa rin po kayong mag-transact like GCash or bills payment, airline ticketing, e-loads, and load wallet. And para sa mga gusto namang maging EasyPay partner, sa mga lalo na sa mga may existing grocery, sari-sari store, ay welcome na welcome po kayo sa EasyPay. So ang mga kailangan lang nating ihanda ay yung mga requirements. So ang ipapasa natin diyan, kailangan meron po tayong valid ID, meron po tayong business permit. So yung mga existing business permit niyo, pwede na po yan. Meron kayong barangay permit, much better kung may DTI or mayor's permit. Yan, pwede po siya. And yung picture lang po, mag-selfie lang po kayo sa harap ng inyong sari-sari store or grocery. Para maging member po kayo, on my description below, pwede po kayong mag-message sa Facebook page po namin. So doon, pwede rin po kayong magpasa doon ng inyong mga requirements or magtanong kung paano po magkaroon ng access dito sa EasyPay. Sa mga taga-Pangasinan, are taga-Pangasinan, no, gabayo yung maging member, sarakto kayo yung man-apply. Diyan, what an email number ko, sabi ka regalatan. Sa mga gusto mag-apply, pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page or tumawag. Ang kanilang office, nasa Malasiki po, sa may San Julian. So, yan po ang Strongbiz. Sa kanila po tayo magsasabit ng requirements. At sila na po, as admin, ang magpapasa ng ating mga requirements kay EasyPay. And then, mag-aantay lang po tayo ng approval. So, ganun lang po siya. And gusto ko lang malaman nyo guys na ang pagiging EasyPay partner ay limited. Hindi naman po pwedeng may EasyPay na doon sa kabila tapos mag-EasyPay ka ulit. I think sa isang barangay, baka isa or dalawa lang ang pwedeng mag-operate. Or baka isa na nga lang ang pwedeng i-allow ng EasyPay na maging kanilang branch partner. So, yun lang po guys. Kung may question po kayo, on my description below, pwede po kayong mag-comment dyan at sasagutin po natin. And kung bago lang po kayo sa channel na to, don't forget to click subscribe button and bell icon para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang upload videos. Maraming pong salamat!